Thank you very much, El Cuello Junta. Balik lang ka sa MC. Supporting na Congressman Vince Garcia, si Sir Selwyn, of course, na adirate ato ang council, no? Isang asa may makita din eh, sa Sikan District na agad. Very energetic councilor, Alejandro Alrayan. Sir, nanay pari sa inyong pag-jan. So, salamat kayo ni mahang oportunidad na kamahin ato ang Vice Mayor, Attorney J. Kitay, sa kay kayo mga asimbliya sa barangay. Dili lalim ang trabaho sa mga barangay official, dili lalim ang trabaho isip inahan sa barangay. May nalangani kay naapod abiri, supportive po na ato ang formal kapitan o karong kagawad, no, si kapitan kagawad, Mark Galvis. So, dili ko kaya limot sa unang panahon na as kwan pa ko ka ng napako, layason pa ko, dili pa ko kagawad sa una, layason pa ko sa liha, ni-approach na siya sa kuwahuan. Pwede pa kumuhang yun, di mo, malakoy kung stipin sa barangay kumunan, ako ipasa sa iyo, ha? So, wala ko yung pagbaluha. Ako siya ang giriman siya. Tama, ikaw mo dito, no? Na naasya yung hangya din, katong korintin din, na naging problema. Ikaw, dili lang kumupasali ka na, pero among itapot sa opisina. Hiyat-hiyat na yung adlaw, at pagkaugman na yun, nanawag ko ka, okay na naging mong korintin sa likod ka, wala na kayo problema. Itawagan mismo sa itong Vice Mayor ang atuang opisina sa Dabolay ng Power Company. Natuwa na yun, itupag na yun. No, wala ang atuang Vice Mayor. Karun, wala siya din eh. Kay Murat, karun pa niya itong daw ang abot ikan sa Korea. Nautana na rin ko ni Kunsyala at Ryan kung wala pagkakupan. Wala na eh. Nasya sa Korea, wala na India po siya ka atuang Vice Mayor. Mayor, Sebastian Pastin Duterte. Of course, no, opisina po ni Congressman o Councilor Rabi Garcia. Grabe, suporta sa tanang barangay sa Sikan District. Again, maipunta ko o siya. Salamat. And that was the Chief of Staff of Vice Mayor, Attorney J. Kitain, Alberto Binboy Ugdatin. And our next speaker, please help me welcome our SK Chairman, Joshua Isgalarcio. Nagbuwa mo pang MC, ma'am, sa paradal. Makipuntag tayo sa Tagalo, isa-isa ang mga Sector 3 sa barangay. Una-una ang BHW, huwag ang mga tanod nato, ato mga borough leaders, coordinators, mga barangay tanod, barangay police, mga responders, o grupong tagamayapa. Og ato mga guest karon, Chief of Staff ni Congressman Vincent Garcia and Councilor Javi Garcia Campos, Mr. Sherwin B. Manuel, sir, good morning, and also sa DILG speaker, sir, good morning, and also sa Chief of Staff ni Attorney J. Kitain, atong Vice Mayor, nagkating salamat, sir, and of course, a very active og idol ako nilakot si Hans, si Al Ryan Alejandre, palapakan ato. So, kwan, no? As we celebrate the Pride Month, ang akong plano karong laman is mag-create of organization sa atong LGBTQ community. O, dili lang ni bilang camaraderie o friendship ang mabuild ani kung dili ang peace sa atong Pride community. O kanin, nahuning tabang siya kay our first time na tanim mabil sa SK na natay LGBT community. And sunod po, gikan rapon may sa citywide evaluation, kauban si Baste, atong mayor. Ubay-ubay po ang mga case karon sa atong teenage pregnancy. O karon gusto na ko maghatag o ka ng seminar sa atong mga youth para nasilay awareness nga na ato sila tagahan og sex education aron matabangan ato sila matag-usa. O usa pa ang SK na gina-build na project pero dili pa siya may tabo karon. Ang SK mag build of community library sa tanan. So good news na siya, no? Kani makatabang ni aron tanang mga youth ma-encourage na
makagain og ganang knowledge sa pamagit sa pabasa og libro o gani free ni siya tanan sa atong mga estudyante. And of course, ang atong SK na office, April na po siya. And if naman po yung request sa inyong mga anak ba or unsa, pwede na po ato sa my third floor. And also, ako pong pasalamatan ang akong mother karon, Miss Kapitana Ingrid Joy Escalercio. Ay, nakalimot ko, barangay staff day. Hello mga atay, mayang buntag day. So, mula ito, di lang ako taas-taasun kay nalampag i-report si Kagawad Mark Galvez. So, mula ito, talagay salamat o mayang buntag sa tanan. Hey chat. Ayun, for the continuation sa iyong report. Okay. Let's proceed sa daw sa tuwang raffle. Tama ba? Kasalamat po. Ano magpa-raffle sa daw? Ang Hey, Chan. Ayun. Hey, MC. Nagdili ba sa ako? Suko sila. Kasi matanggal ko. Tinanglan ko ba sa ako? Okay? Naanata dito sa, I remember sa environment. No, with respect to environment. So, ingato ang ato ang ginabuhan. Gina-encourage na itong mga schools, mga students, na if nasa sila program dito silang schools, kinahanglan or dapat or it should be prioritized ang barangay portal. Labi na kung ang, for example, LPU, Silingan, kayo ang barangay portal. Ang Timuloy, Silingan, kayo ang barangay portal. Ang Holy Child, Silingan, kayo ang barangay portal. O daghan pa mga schools na gina-encourage na ito, na dapat unahon nila ang barangay komunal. Besides sa guwapa ang ilang kapitan, guwapo po ang partner sa kapitan. Mauna ang mga pasugot sa ilang araw dali. Okay? Pagpasagot. Okay, yun yung ato mga barangay police. Willing po sa pagandang kusap kayo sila. Pinanan sila Jaguar, sila Angkoy, sila Bada, sila Julius, sila Papus. Kung mahingon ka din na, ubanan mo na mo ma'am dito sa lugot, kaya ba sigukuro mo dito banakon? Willing kahit sila naliro kayo. Muna dito sa Pro 4, puno dito ang mga lubi. Puno po dito ang mga kahoy-kahoy, kanap itong mahogani. So kaya nga na to, pag-alaga ang ato environment sa barangay komunal. Dari po sa sentro, naa ang ato ang mga environmental staff. Makita ninyo, dili lang, ma-perfect nila yun o kanabang hinlo ang atong palibot. Pero everyday sila nagahinlo. They were compensated by malaginagmay lang din sa itong barangay. Pero naa sila, permente ang ilang grupo, ilang organization para mahinlo sa itong kadalanan. So inanaha ang pag-alaga na to sa tuwang environment. Sa tuwang kanibang disaster reduction risk management. Naakonsultay yun, guys, ng mga batangon. Makita ninyo, kato mga naasa libon, kato mga nakauna kopi. Together with the SK officers, together with the SK volunteers, together with sa tuwang mga barangay police, naa ang tuwang mga disaster preferred management team nga mo respond anytime sa tanang mga di maayong panghitabo o wa na to expect na panghitabo sa tuwang barangay. Sunog, baha, linog, tangan, ready sila na responde because they are a well-trained people, well-trained personnel na responde whatever emergencies that may occur sa tuwang barangay. So, gingana na ito pag-refer. Dili lang kayo ninyong feel. Tungod kayo. Wala pa sa siguro mo nakatisting o ka ng mga disaster. Ang inyo alam, maybe nagtitingan sa upat ka ng mabangga lang din ng motor, mabangga lang dihas kadalanan, naaday na ito ang mga responder. Pero, kung makatisting saan mo, sa katong mga lugar na bahaon, makatawag mo responder.
labi na dito sa mga proksyente kaniyato. Makita ninyo itong atuang mga video kaniyato. Nahapit na ganito na nga matay ang atuang tulog ka responder ato. It is because ang baha sobra na sa ato. So, at least, na ang atong mga personal na responde anytime kung kinahangla nila nga kong responde. Palagpakan na ito ang atuang mga disaster team management. Strengthening the barangay health system. Na ang atuang BHW, gani, atuwa pa silang ipadaghan, gani atuwa pang i-increasean ang ilahang numero aron makahatag pa o mayong servisyo makakabunay pag maayong servisyo dito sa itong mga tao. Kung sa una gamay na sila, karong daghan na sila. Kung sa una po yung mga senior citizen, karong naangay mga batan mo. Kung sa una, di pa kayo ng lipstick, karong pula na kayo mga naon. In-ana ka-accommodate ang atuang mga taga health center ng ipangnahan ni Ma'am Joan Aguanta. Palagpakan na to! Tingnan ka mo ma'am, Musap eh. Sa itin gumagita sa inyong mga naon. O, tanawa. Tanawa. Porte na yung mga gubaha kayo. Porte yung mga gubaha kayo. Ready na sila. Hello ma'am, si Ma'am Joan. Ma'am, pakitanggalin mo face mask please. O, to, kung wala ng lipstick si ma'am, eh, nagkaon bago nagkaon. So, palagpakan na to, Kusap! Tinigay ilang lang oras ang ilang panahon para sa atua, mga ginikanan, mga nanon, mga senior citizen, naana sila dire despite sa karampot ng allowances na nilocate sa gobyerno para sa ilahan. So, utang kapabutunan ninyo ha, namo ha, taga-barangay ko muna sa inyo mga ma'ams, mga sir, utang kapabutunan mo na, dili na mo nakalimtan ninyo ha, servisyo din sa barangay komunal. Okay. Ang atuang violence against women. Atuang itubag ang panawagan sa pagprotektar sa atuang mga kababayan pinaagi sa pag-create o bouncy desk. Kanang bouncy desk, violence against women's desk, violence against children's and women's desk. Isa na siya ka opisina nga mo cater sa atuang mga kababayan, mga kabataan nga nabiktima sa pagpangabuso. Doon pagdiyo ko sa litrifan. Isa na siya ka opisina na misa nga naay mga personahe nga mo cater sa katong naay mga problema, naay mga pagpangabuso nga na-experyensya sa ilang mga kabalay, sa ilang mga silingan o whoever nga mabayulate sa ilang katungo, isip mga bata o isip mga babae. Ang gibutang nito din ha, para mahimong kampante ang tanan, ang atuang na formal barangay kagawad. Gipangunahan ka na nila kagawad Yuli Lozano, gipangunahan kagawad Tata Bernardo, as well as kagawad Teresita Kawali. Ingana kasinsitibo ang ilahang tingana kasi sensitibo ang ilahang kanang trabaho. Mauna na kinahanglan nato ang ilang oras o ilang panahon na sila sa ilang abilidad, ang ilang talento. E sensitibo na iskutana, sensitibo na problema, o sensitibo na siya na sitwasyon. So kinahanglan ito, tao din ang kabalbudir, o kabalong facility anak ng problema. So palakpakan nga tungsap ang mga tao naghako miskin human ang tulutang ilang panahon pero kinahanglan gihapon mo servisyo na ipanawagan sa katawan. Palakpakan nga to mga former kagawad. Itong napon si instruction ng DILG sa ato. Napa-instruction ng DILG sa ato? Itong tawag na itong hindi man pinakaubos. Ito na itong mga tao less fortunate bitaw. Labi na sa kanapang mga kabatanunan na nagtrabaho bitaw sa kaning mga panimalay. Like itong mga kasambahay. Ang ato ang DILG or the internal Department of Interior Local Government naghangad og instruction sa mga barangay kinahanglan tagaan atong pagtagad ang atuang mga kasambahay
ato mga katulong sa balay, ato mga boy, ato mga assistant sa balay. Kinahanglan usab tagaan nato nga sila og pagtaga. Ang gibuhat sa tuang barangay pinagis pagdumala ni Ma'am Joy, tanang mga taga subdivisions at pag-communicate. Tanang mga taga subdivisions kanang particular lang ang property manager gipangayuan atong mga listahan. Listahan sa mga kasambahay nga naa sa ilang subdivision. Ingon man, gitagaan nato og mga cellphone numbers and even ang mga personal numbers sa atong mga staff. Ato ang gihatag dito sila. Not only ang atong barangay hotline. It is because kay sa lang atong barangay hotlines basic later on during emergencies, abusuhon sa ilang mga amo, masakitan sa ilang mga amo, dinisbilduhan sa ilang mga amo. Dali ra maka-communicate diri sa barangay o dali ra maka-hatag og assistance dito sila. And there been a lot of incidents na nitabuan na. Natagaan na ito ang solusyon, natagaan na ito ang assistance ang katong mga kasambahay, mga boy even, nga wala swilduhin na abuso sa ilahang mga boss, sa ilahang mga amo, sa ilahang panimalay. Isa sa gana sa programa na dapat natong pakusgon. Sa sunod, magkaroon ka din rin, maybe we will create an organization, a group, exclusively dito sa itong mga kasambahay. Para mapag-feel na ito sa ilahan that they are not the type of person that been deprived by laws. They are not a type of sector that they were deprived by laws and ordinances. So kung sakaling atuan na silang mag-grupo pag-ayo, mahanay na ito sila tanan, ma-organize na ito sila tanan, mapag-feel na ito sa ilahan karoon. Ang ilahang importansya, ang ilahang kusog, ang ilahang katunod, isip mga kasambahay. Ganyan po ang ginagawa natin dito sa barangay. You just that. Kaya ba, dili lang yung ma-feel. Kaya of course, dili man mo mga kasambahay, no? Kaya dagan mo mga kwarta. Pero feel kay na sa katong mga amiga na mo, mga amigo na mo, nga nagtrabaho sa mga panimalay. Itong mga farmers na to, kanang itong mga namuhig mga kahayupan,